Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang Filipino screen and stage actress, writer, painter at former TV host na si Susan Africa. Malalaman nyo rin sa video na ito ang mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya, ang kanyang biography or lifestyle, ang love story nila ng kanyang namayapang asawa na isang aktor, makikilala nyo ang kanyang mga anak, at kung kailan na saan siya nagsimula sa kanyang karera. Pero bago natin pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang veteran actress na si Susan Africa, na may tunay na pangalan na Susan Bernardo Warsaw Africa, ay sinilang noong August 20, 1959 dito sa Pilipinas. Siya ay nag-aral ng kolehiyo sa University of Santo Tomas at kumuha ng kursong Fine Arts and Advertising, kung saan nag-graduate siya bilang cum laude. Ang napapatibok sa puso na actress ay si Spunky Manican, na isang Filipino theater at film and television actor. Siya at ang kanaasawa ay nagkakilala noong isa ng veterano sa teatro si Spunky, habang si Susan naman ay kakasimula pala mag-aral ng teatro, na ang kanilang ginapanan sa teatro noong 1979 na kung saan una sila nakita ay ang General Guyo ni Benjamin Pascual na idinirek ni Joel Lamangan para sa Bulwagang Gantimpala na ngayon ay Gantimpala Theater Foundation na. Naging magkaibigan sila at naging mentor ni Susan Sispanky para sa kanang papel sa isang dula noong 1980s, kung saan ang kanilang pagkakaibigan ay nawi sa pag-iibigan. Sila ay kinasal noong 1989 at ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng tatlong anak na sina Ellie, Mika at Migo. Si Eli o Eliezer ay ang kanilang panganay na anak na ang kaarawan nito ay tuwing October 6 at siya ay isang junior writer sa Indios Bravos Advertising Studio. Si Mika ay ang nag-isang babae nila na pangalawang anak na ang kaarawan nito ay tuwing January 29 na nag-graduate sa De La Salle College of St. Benilde. Siya ay isang voice artist, musician, filmmaker, may interest sa acting. Siya ay may first EP na na-launch noong May 2019 at my first movie LSS na na-launch noong September 2019 na parte ng pista ng pelikulang Pilipino. Ang kanang voice acting ay mula noong 2018 sa Tiny Buds Manila at may ginapanan siya sa version ng The Future of History noong 2018 hanggang 2019 bilang bahagi ng diorama exhibit sa Ayala Museum. Siya ay naging panauhin sa mga international productions gaya ng Lock Up Abroad ng National Geographic. At hanggang 2019 ay madalas siyang makikita sa 360 VR projects kasama ang I Am Cardboard PH. Ang sabi ni Mika na ang kanyang mamagulang na sina Susan at Spunky ang naka-influensya sa kanyang artistry at ang nagturo sa kanya mula sa murang edad pa lamang siya. Si Miguel Omigo ay ang bunso nila anak na ang kaarawan nito ay tuwing November 7 na isang actor at aspiring model kung saan nag-graduate siya sa kursong psychology. Pagkatapos niya mag-attend sa Philippine Educational Theater Association Workshop, ay nadiskubre niya ang kanyang pagmamahal sa acting. Mas pinili ni Migo ang showbiz kaysa law kahit minsan ay pinangarap niyang mag-iisang abogado, pero sinabi niya na ang kanyang pag-arte ang kanyang hilig o real passion, kung saan ang kanyang ama ang isa sa naging dahilan para pasukin ang industriya hanggang pumirma siya ng kontrata sa Star Magic noong May 2021. Ngunit si Spunky ay na-diagnose noong 2017 dahil sa lung cancer at namatay noong January 14, 2018 dahil sa superior vena cava syndrome na kadalasang sanhi ng cancer. Sabi ni Spunky nung buhay pa siya na siya ay father, brother at friend ng kanyang mga anak. At sabi ni Susan na ang kanyang asawa na si Spunky ay ang kanyang first love, devoted husband sa kanya at ang greatest love of her life. Alam niyo ba mga Meg? Na si Susan ay sumali noon sa isang pageant na binibining Pilipinas noong 1980 sa edad na 20 at nanalo bilang first run-up at nakakuha ng special award bilang Lux Beauty. Na ang kanyang height sa panahon na yon ay 5 feet and 6.5 inches, ang weight niya ay 125 pounds at ang vital statistics niya ay 33, 24, 33.5. Siya ay isa sa founder ng PMAP o Professional Models Association of the Philippines. Ang kanyang most favorite actor and person ay si John Lloyd Cruz dahil ang aktor dahil ay sweet,
generous, kind at talented na tao, kung saan nagkasama sila sa mga proyekto tulad ng Anghelis sa Hiwagang Hapis, Tabing Ilog, It Might Be You at sa Gimmick. Siya ay naging Corporate Development Manager o Director sa loob ng 14 years simula 1986 hanggang 2000 sa Bali Philippines of the Cultural Center of the Philippines. Naging manager siya sa Makati-based Master in Business Administration School. Naging Alumni Relations Program Manager o Associate Director din siya simula 2000 hanggang 2014 sa Asian Institute of Management. At naranasan niya bilang isang cancer patient caregiver sa kanyang namayapang asawa na si Spanky, na siyang nagtulak sa kanya na maging isang cancer patient advocate at ambassador. Pagkatapos niyang sumali sa Actors Workshop sa utos ng kanyang tiyahin na isang movie producer, siya ay naging involved sa acting para makatulong sa kanya na ma-overcome ang kanyang pagkamahiyain. Bilang young actress, ang mentor niya ay sina Joey Lamanga na isang director at actor at Suksi Topacio na isang comedian, actor, writer at director. Bago siya pumasok sa mundo ng showbiz, ay naging modelo muna siya noong 1981 at siya ay unang nakapasok sa show business matapos manalo sa isang pageant. Agad na kinilala siya bilang pinakamahusay na supporting actress para sa pelikulang Olongga Po, The Great American Dream noong 1987 Metro Manila Film Festival. At ang kanyang pagganap dito bilang Charlie ay ang kanyang favorite at most challenging role. Siya ay host noong 1984 sa Sesame na kanyang first big break at host rin siya noong 1989 sa PTV First for Art's Sake. Noong 1992, siya ay gumanap bilang ina ni Mara na mataray at matapubring dunya sa teleserye na Mara Clara na halos 5 taong teleserye nina Judy Ann Santos at Gladys Reyes. Noong 2005, ang aktres ay lumipat sa GMA Network at gumanap bilang supporting role sa teleserye na Now and Forever Mukha at bumalik sa ABS-CBN noong 2007 bilang supporting cast sa drama series na Palimos ng Pag-ibig. Noong 2011, ay nagsagawa siya ng mga palabas sa TV5 at sa Kapamilya Channel. At noong 2013 ay bumalik siya sa GMA7 pagkatapos ng kanyang serye sa ABS-CBN na Huwag Ka Lang Mawawala, kung saan makikita siya sa Kapuso teleserye tulad ng Prinsesa ng Buhay Ko at Ang Dalawang Mrs. Real, at bumalik na naman siya sa ABS-CBN noong 2014. Sa taong 2015 hanggang 2016 ay nabigyan siya ng mga proyekto tulad ng Anghelis sa Hiwagang Hapis, Once Upon a Time Wish Upon a Lucis, All of Me, If Pages Ang Probinsyano at Ang The Story of Us. Ang isa sa hurado noong 2016 na sikat na Hollywood actress o superstar na si Meryl Streep ay humanga sa pagganap ni Susan sa pelikula na Anghelis sa Hiwagang Hapis na nagwagi bilang Film of the Year. At noong 2017 ay lumabas siya sa My Dear Heart at sa The Promise of Forever. Muling umingay ang kanyang pangalan bilang mayordoma sa teleseryeng Kadinang Ginto noong 2018 at natapos ito noong 2020. At makikita rin siya noong 2018 sa pelikula na The House of Us. Noong 2019 ay lumabas siya sa pelikula na Sunod Bilang Perla at noong 2021 naman ay sa pelikula na Game Boys The Movie. Sa taong 2022 ay may ginampanan siya sa mga teleserye gaya ng The Broken Marriage Vow at MMK Kakanin and Dream Light. At ngayong taong 2023 ay lumabas siya sa mga teleserye na Dirty Linen at naging viral ang kanyang biglang pagyaman sa If Pages Batang Quiapo bilang si Nita Dimakulangan. Pero ang kanyang unang pagganap sa yayamanin role ay noong 1999 sa movie na Gimmick The Reunion. Pero sabi niya na mayaman man o mahirap ang kanyang role ay mahal niya ang kanyang trabaho. Ang kanyang iba pang mga TV shows at mga pelikula ay Saan Ka Man Naroroon, Sa Dulong ng Walang Hanggan, Kristala, Walang Kapalit, Lubo, May Bukas Pa, Ruby, Green Rose, Ikaw Ay Pag-ibig, Prinsesa ng Buhay Ko, Mara Clara The Movie, Biyahing Langit, My First Romance, Because of You, You Are the One, Tarot, Dalaw, at marami pa siya mga TV shows at mga pelikula. Masaya ang veterano actress dahil imbitado siya sa wakas sa The ABS-CBN Ball 2023. At ito ang kanyang unang beses na dumalo sa ABS-CBN Ball. Sabi niya na excited na kinakabahan siya sa pagdalo niya sa most anticipated ball na ito.
at ngayong taon ay ang 40th year niya sa mundo ng showbiz. Hanggang dito na lang muna mga Meg, at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!